Ang 44 na kabataan na ginahasa ang isang 14 years old na babae. Ito ang Miryang gang rape case. Noong June 2003, ang 14-year-old na babae na kilala lang ng publiko bilang Choi ay nakatira sa Ulsan City, South Gyeongsang Province, South Korea. Si Choi ay may nakilalang isang high school na lalaki sa online na ang apelyido ay Park. Naging tuloy-tuloy ang kanilang pagchat-chat. January 2004, si Park ay inaya si Choi na pumunta sa lugar nito sa Miryang. Dahil na din laging magka-chat, dala na din siguro ng kuryosidad, nakipagkita si Choi kay Park sa Miryang. Nang dumating si Choi sa lugar ni Park, pinapasok niya ito sa kanyang lugar. At nung pagtalikod ni Choi, ay hinampas niya ito sa likod ng ulo gamit ang bakal na tubo. Dahilan, para ito ay mawala ng malay. Hindi nag-iisa si Park. Kasama niya ang 11 pang kabataan na lalaki na parte ng Miryang Gang na isang notorious at kilala sa pag-atake at pagnanakaw ng pera sa mga kapwa estudyante. Si Park, kasama ng iba pa, ay hinila ang walang malay na si Choi at dinala sa isang malapit na motel at doon, inumpisahan nila itong gahasain isa-isa. Kinuhanan din nila ito ng video gamit ng isang camcorder at cellphone. Walang magawa si Choi. Bukod sa nanghihina, ay tinakot din siya ng mga ito at pinagbantaan na ikakalat ang video sa internet kung saan siya ay binastos at ginahasa. Wala siyang pwedeng pagsabihan. Ang pangyayaring panggagahasa sa kanya ay nagtuloy-tuloy at umabot ng halos isang taon. Dahil na din sa na-blackmail, siya din ay nare-rape kung saan-saan, sa labas, sa playgrounds, at sa tennis court. Grabe din ang pangbabastos at panggagahasa sa kanya para lang sa kasiyahan ng mga ito. Tinotorture din si Choi ng mga ito. Gumagamit pa ang mga ito ng mga iba't ibang klase ng sex toys. Ayon sa mga pulis, si Choi ay ginahasa ng 10 beses ng 24 na high school student. 44 high school ng mga lalaki ang lahat ng involved sa halos isang taon na panggagahasa sa kanya. Si Choi ay inutusan din ng mga ito na dalhin ang kanyang 13-year-old na babaeng kapatid at ang kanyang 16-year-old na pinsan sa lugar ng Miryang. Ang kanyang kapatid ay binugbog samantalang ang kanyang pinsan ay ginahasa din. Nalaman din kalaunan na ang mga ito ay inupload sa internet ang pangre-rape kay Choi. Bakit wala man lang nakatulong kay Choi? Marahil ay nagtataka kayo kung saan ang mga magulang nito na napapayagang lumabas kahit minor de edad lamang. Ang ama ni Choi ay isang manginginom, lasinggero. Mapanakit din ito, dahilan para iwanan ito ng asawa, ng ina ni Choi. Ang sanang ama na tutulong kay Choi ay wala. Dahil sa halip na protektahan ang anak ay halos araw-araw niya rin itong binubugbog. Katulad ng mga lalaking, bumubugbog din sa kanya. Dahil na rin siguro sa hindi kinaya, si Choi ay uminom ng maraming sleeping pills. Pero ito ay nadala sa ospital at nabuhay. Ang doktor na sumuri sa kanya ay nagduda dahil na rin sa mga nakitang mga marka ng pasa sa kanyang katawan. Nagsagawa ito ng medical examination para ma-examine si Choi. Doon ay nalaman kung ano ang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na mga buwan. November 25, 2004, ang tiyahe ni Choi ay inireport ito sa mga pulis. Nagsimula sila ng kanilang investigasyon at nalaman na hindi lang pala si Choi ang naging biktima ng mga ito. Meron pang 3 hanggang 5 babae ang nagahasa ng gang na iyon. Kung sana ang mga sospek ay nakulong at naparusahan agad pagkatapos ng mga nagawa, tapos na sana ang kaso. Ang kasong ito ay kumalat sa publiko. Ang mga police officers ay sinisipa ang mga biktima at sinabing sinira nila ang reputasyon ng lungsod at nilik ang mga impormasyon hinggil sa kanila sa media. Sa paglabas ng pagkakakilanlan kay Choi, nagsimula siyang makatanggap ng mga pangba-blackmail galing sa mga gumahasa sa kanya, pati na din ng mga magulang ng mga ito. Humiling si Choi
na babaeng pulis ang komisyon sa kanya, pero ito ay hindi pinaboran. Ang lalaking pulis na nagtanong kay Choi ay tinanong kung inakit niya ba ang mga kabataang lalaki. Inilagay din siya sa iisang silid kasama ang mga lalaking sospek habang sila ay iniimbestigahan. Tinanong din isa-isa ng mga pulis ang mga lalaki kung inilagay ba nila sa loob ang kanilang ari sa loob ng kasalanan ni Choi. Hindi ko maisip kung bakit may mga ganitong klaseng pulis. Sa halip na ipagtanggol ang biktima, ay parang lalo pa nitong pinapanigan ang mga sospek. Si Choi ay grabe ang naging pinsala sa kanyang katawan. Kinailangan nitong gamutin ng medyo mahabang panahon dahil sa lala ng pinsala na nakanyang natamo. Mentally unstable din ito. Tinangka din niyang kunin ang sariling buhay ng maraming beses. Si Choi ay dinala sa isang close psychiatric ward. Kahit na ando na si Choi, ay binibisita siya ng kanyang ama kasama ang mga magulang ng nanggahasa sa kanya at pinipilit siyang pumayag na tanggapin ang mga inaalok nitong settlement na nagkakahalaga ng 50 million won o $38,000. Pinipilit din siya ng mga ito na pumirma ng petisyon na nanghihingi ng hindi mabigat na kaparusahan para sa kaso. Ang ama at mga kamag-anak ni Choi ay kinuha lahat ng settlement na pera. Wala ding nagamit sa perang iyon para sa kanyang pagpapagamot. Kalaunan ay bumalik sa pag-aaral si Choi, pero walang tumatanggap na eskwelahan sa kanya. Walang tumatanggap na paaralan sa isang rape victim. Nakahanap din si Choi ng paaralan at nagsimulang pumasok ulit. Pero di nagtagal ay umalis din siya sa paaralang iyon dahil sa mga magulang ng mga lalaking gumahasa sa kanya. Araw-araw kasi itong pumupunta sa pinapasukan niya para piliting papirmahin na isang petisyon para sa parole. Ano nga ba ang nangyari sa 44 na kabataang lalaking ito at sino-sino ang mga sangkot? Ang taga-usig o prosecutor ay dinala ang ibang kabataang lalaki sa juvenile court or drop charges. 10 lang sa 44 ang nakasuhan ng sexual assault. Ang prosecutor ay humingi ng 2 hanggang 4 na taon na pagkakakulong para sa 10 lalaki at 3 taon na probation. Ang judge ay hindi pumayag sa charges at ipinadala din ang 10 sa juvenile court. At dahil ang ama ni Choi ay tumanggap ng settlement na pera, 13 na lalaki ang naabswelto sa kaso. 5 ang napunta sa juvenile detention center at wala ni isa sa kanila ang kinasuhan ng criminal charges.